Hello. Yari ako kay Elinel nito. Sino una magsasalita? Basta sabay-sabay na. Ikaw, kunwari, ano ba yun? All right, pagpapasimula na po kami. Teka. Excited na tong groupon to eh. Excited. Okay. Guys, fix na your chairs. Face here. Awat na. Group M. Awat na, Group M. Hello. What about the other group? Yan. Halin na po kayo. Okay, magandang hapon po. Ang unang group ay ang group namin, which is Let F. Fears and Obeys God. Ang senaryo po ay... Ma'am, sandali ma'am. Quiet! Okay, kakuayat na tayo kasi magpipresent na ang Family F. Sige, ako na lang muna. Ang dami pa pa ng mga... Hindi, awat na tayo ha, awat na tayo. Balik na tayo ng chairs. Kasi magpipresent na ang Family F. Hindi mapatigil. Awat na daw, awat na. Magpipresent ng Family F. Sabi mo kain na at mag-work. Okay? Check. Lahat titingin na dito. Hindi, alam ko na. Oh, worship muna. Para makuha natin yung lesson na ipipresent nila. Tapos kain na tayo ng breakfast. Okay, everybody, ready? Mag-joke na lang ako. Payat na, payat na. Ready? Tas, ready? Ready na? Ready? Ayan, sila na lang ang magsasalita kasi magpipresent na sila. Everybody ready? Awat na, Family M. Okay, let us listen to Family F as they present fears and obeys God. Okay, so lend us your ears. Quiet. Ngayong hapon ay may scenario tayo makikita. Ang unang scenario ay isang family. This is real talk, ha? Hindi lang ito. May family of a doctor, and the wife is also a doctor, so family and doctor sila. So ang scenaryong ito ay makikita natin na dati ay hindi sila nag-worship because they don't have any time. Wala na talagang panahon because they are prioritizing other works than worshiping. Okay. So makikita po natin ito, sila ay kumakain sa umaga. Kaya pakinggan po natin kung ano ang nangyayari sa mga taong hindi nagwo-worship. Paano bang bakit naaagawan ng panahon sa pag-worship ang Diyos sapagkat ang family ay too busy. Okay. Okay. Anak, kain na tayo tapos mag-worship tayo ha bago kayo umalis ha. Kayo na lang mag-worship? Kayo na lang di kumain? Hindi na nga kumakain lang araw na payat na nga ako eh. Dami ko kasing aasikasuhin pa, dami ko pang babayaran bills. May mga pasyente pa ako nag-aantay sa akin. Di pa po tapos assignment ko eh. Wait lang po, may papasa lang po akong exam sa school. Ako, wala na ba kayong oras para mag-worship tayo? Wala na, sige na, uuna na ako ha. Kain lang kayo dyan. Wait na po sa klase. Pasok na po kami. Ay, nako. Wala nang oras para sa pamilya, wala na rin oras para sa Panginoon. Ayan po. Sino po ang nakakita ng pamilyang ganyan? Wala na talagang time na mag-worship kasi sobrang abala sa ibang gawain. Ngayon naman po ay tayo ay makakita ng isang pamilya
na kung saan ay sila ay nakakagampan ng pag-worship sa umaga at sa gabi. Okay, so let us watch the family of Ann and Edna. Ate. Uy, lasing ko na. Mami. Gising tayo, alas 5 na, mga anak. Gising na, alas 5 na tayo mag-worship. Tatay, inaantok pa po ako. Hindi, kasi dapat tayo unahin natin ng Panginoon bago tayo pumunta sa ating mga gawain. Kailangan unahin natin ng Panginoon, tayo mag-worship muna. Halina kayo mga anak, tayo mag-worship na. Ay, naku, buti na lang at ako'y retired na. Tayo lagi na magkakasama ngayon. Kaya dapat ang Panginoon natin ang uunahin. Dati, magkahiwalay tayo. Nasa Batangas ako. Tapos, sabi niya naman kayo, wala tayong worship na sama-sama. Kaya, salamat sa Diyos na naka-retired na ang daddy ninyo. At meron tayong magandang tahanan. Dapat tayo'y unahin natin ang Diyos sa mga pagpapala. Na tayo'y pinagpala ng Diyos. Pasalamatan natin siya, ibalik natin ang papuri. Tayo unahin lagi natin ang Diyos at siya ang nagbigay ng lahat sa atin. Amen, Tatay. Mga anak, tapos na ba sa inyong mga gawain, Mami? Nagawa na ba nila ang inyong pinapagawa? Oh, kumusta anak? Mag-alas 7 na ng gabi, tayo mag-worship na. Para... Okay po, tatay. Mamaya ko na po gagawin ang aking assignment. Sana yung ating lesson. Tayo ay mag-worship na. Amen. Ayan po si Brother Ann. Alam niyo po si Brother Ann ay dating publishing director. Makikita po natin ang blessing sa kanila. Kaya kung tayo ay magwo-worship, isang paraan yon para ibuhos ng Diyos ang mga pagpapala sa atin. Okay, thank you so much, Group F. Palakpakan natin, no? Hindi lang naalaala ang worship dahil retired na. Tulad sa isa nating group, kahit anong busy, put God first, no? Fears and obeys God. Yun ang first natin na presenter. Now we go to
Family A. Okay, let's give them a big hand. Mga anak, halika na kayo, tayo ay kakain. Nagpiesa daw kila paring Kadyo. Pinadalhan ako ng mga kaldereta, menudo, bulalo. Oh, perfect. Uy, ang sarap. Sarap ay, naman ito. Ang sarap. Tayo ang sarap naman ito. Bihira lang yan. Kaldereta. Oh, oh, ate, yung soft drinks, yung soft drinks. Uy, soft drinks. Ayan, oh. Okay. Tay, sana lagi fried chicken. Oh, ba? Alam nyo, mga anak, pag tayo, pagkatapos natin kumain, masarap matulog sa ilalim ng puno ng mangga. Maganda yan, maganda yan. May duyan dun, di ba? May duyan. Maganda yan, ang sarap. Lige, ayos yan. Lige, kainin na natin to. Oo, oh, pagsalusaluhan natin. Ayan. O, di na ba magpe-pray? Ah, sige, para. Wag na. Sayang to. Sarap. Sarap naman ito. Sarap na bulalo. Daming taba. Grabe. Na, okay ba, mga anak? Ay, fried chicken ulit bukas. Oh, alam nyo, para daw matuno na madali ang ating kinain, inom tayo ng soft drinks. Ang sarap drinks, daw nga. Tama. Soft drinks. Oh, ikaw naman. Nakakabusog. Nakakabusog naman. Tulog muna ako. Busog na ako eh. Sabi ko pa naman eh, mag-exercise ako. Di na tuloy ako pag-exercise. Wag na po. Oh, matulog na lang tayo. Tayo mag-diet. Oh, bukas okay. Na lang mag-diet. Ikaw na magsalita. Ano nangyari? Anong nangyari? Tuhod ko. Naku, tuhod ko. Ano kaya ito? Kwede, ano to? Ikaw kunwari. Wala yan. Ha? Kain pa more. Bali wala yan. Teka, para may order ka pa na ano ah, yung mais con yelo. Oo. May dessert pa. Halo-halo. May halo-halo wow. Pang darating. Wow. Okay lang yan. Ayun. Huwag na po tayo malis dito. Ayan, sabihin mo na. Ayan po. Sa panahon na masasarap yung pagkain, nakaranas po ang pamilya ng maraming nararamdaman. At kita nyo naman po yung mga katawan ngayon, before. Makikita nyo, ayan yung kapitbahay namin, nandyan din. Ayan, so, pero alam nyo ba, napakinggan ko si Pastor Orbe, merong isang maganda siyang pinaliwanag tungkol doon sa lifestyle, advanced healthy lifestyle, healthy living. Yung New Start, maganda raw yun eh. Para naman mawala yung ating mga pananakit ng ating katawan. Kaya mahalaga pala yun. Siguro, ano kaya, subukan natin para yung ating maranasan naman. Sige, ay subukan natin ganito. Yan. Oh, para bagong buhay na, tignan natin. Sige. Sige. Ano ka na? Iba naman. Ayan, kasi kain kayo ng kain eh. Sarap kasing kumain eh. Chichiria, asa na chichiria? Asan ang coke? Kaya kayo ganyan ang mga katawan nyo kasi wala kayong exercise, mga kapatid. So kailangan talaga natin mayroon tayong exercise para maganda ang ating katawan, kalusugan. So ngayon, mga kapatid, huwag muna kayong kumain yan. Oh. Kailangan natin tubig. Huwag yung coke, ako lang. Water. Kaya nang gagawin natin, mag-exercise na lang tayo. Exercise. Oh. So, madali lang yung gagawin natin exercise. Paano ba exercise? Pwede ba to si Mama 2? Pwede si Basic. Mama 2. Mayroong option okay, so ito kasi namin. May edad na siya. Uupo na lang siya. Gagawin mo Mama 2, kamay-kamay na lang. Okay. So, exercise tayo. Mama 2, halika tayo ka, Mama. Thank you.
Tara, kumain na tayo ng talbos. Talbos. Ang sabi ni Katawang Okay, ito daw po ay mainam, lalo na magiging tsaa. Ito po ay neem tree. So, tayo po ay, kumaikit, papansin niyo po kanina, yun po yung before, kami pong after. May mga magkakamukha po doon, hanapin nyo lang kung anong kamukha po namin. So, ito po yung amin na advocate, healthy living, healthy lifestyle sa bawat family. Okay, parang prepared na prepared ang family A. Ah. May exercise pa. Okay, tingnan naman natin yung family M. Family M, let's give them a big hand. Yan. Happy sa... Ay, good evening po. Good evening po. Okay, ang amin pong topic is about models, values at home. Ngayon po, ang scenario po namin na gagawin is before and after. So, titignan nyo po mga kapatid kung paano po nabago. Okay po. So, ang first scene po namin ay meron po tayong anak, taas kamay, anak. At mga lola, taas kami po, Lola with Marites. And also ang atin pong parents. Okay? So, ngayon po ay ipipresent na po namin ito. Naku, anong oras na? Malilit na naman sa season. Tagal magising eh. Ano ba yan? Nalagay ko na itong mga pagkain. Babe, baba na dyan. Kumain ka na. Anong oras na? Naku, anong oras na? Halika na rito. Laro ka ng laro dyan. Halika na. Kumain na tayo. 7:30 na. Mahuhuli na ako sa opisina. Nika, ano ba itong batang to? Halika na rito. Tama na yan. Halika na, halika na, halika na. Bilisan niya dyan. Kumain na tayo. Tawagin mo na yung bata. Halika na dito! Oh. Lalamig yung pagkain! Ayoko nga halika po! Halika na, halika na, halika na! Ay, tawagin mo na yung bata yan. Tigas-tigas sa ulo. Asa na yun mga lola? Lola, kain na tayo! Mga lola! Sige na, sige na! Ayoko. O, ayan ha. Kumain ka dito ng broccoli o malunggay. Kalabasa. Ayoko po niyang gulay. Di po ako nakain yan. Ay, hindi. Anong hindi? Ay, sige, upo na kayo. Kain na, kain na. Hayaan mo na. Bata naman yan eh. Oh, ayoko po. Ay, ay, upo, upo, upo dito, upo, upo, upo. No, no. Hindi, 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 hindi. Upo, upo, upo. Ay, ayoko po. Sige na. Sito na ikaw na, sito na ikaw. Minsan, minsan lang naman yun. Lola, gusto kong chocolate. Pagbigyan nyo na, bata pa naman Lola, yun eh. Lola, chocolate. Para tumahimik. Ah, sige ho, sige ho. Gusto ko po chocolate, masarap sige na, yun. Upo ka na dito. Upo na. Nanood po akong cellphone. Oh, yeah, cellphone. Oh, tingnan mo, apo, oh, tingnan mo, nay, merong voltage pipe. Ang galing, oh. Naku, ang aga-aga, manonood na naman ang YouTube. Action, oh. Yay! Oh. Voltage pipe! Yan na nga ba, sinasabi ko, imbis na kumakain, nanonood ng TV. Wait, sawayin mo nga yung nanay mo. Naku, paano ang gagawin natin yan? Imbis na ang bata ay wow. Nakapokus sa pagkain, manonood na lang ng YouTube. Ayan, wow. Kumakain pa ng chocolate. Naku, dala-dalawa pa ang cellphone. Hiya mo na nga. O, sige na, sige na.
Atin po tayo ng church. Makalipas ang 10 taon, ay lumaki na po ang kanila pong anak. At 10 taon po, stop. At 20 years pala, 20 years. At kasama na po ang kanila pong may asawa na po ang kanya pong may asawa na po ang kanya pong anak. Ayan, at ang kanya pong asawa. Nawawala po asawa. Okay. Ayan. At sila po ay umattend ng family retreat sa Binyan SDA Church. Naku, ano kayang topic natin ngayon? O anak, makinig ka ha, makinig ka. Ayan, tamang-tama. Andiyan si Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nandito ngayon sa ating family retreat at tayo po ay mag-aaral ng mga bagay na ikagaganda ng ating pamilya. Ang isa po sa mga topiko na ating pong tatalakayin ay ang models, values at home. Napakahalaga mga kapatid, lalo tigit sa ating mga may pamilya, kasama ang kanilang mga anak no, ngayon ay masusunpungan nila sa seminar na ito ang malaking pagbabago kung mayroon man sa kanilang mga dating mga ginagawang hindi magkasundo sa tahanan ay ngayon tinitiyak ko sa tulong ng Panginoon ay mababago ang kanilang tahanan. Naku, napakagaling. Okay. O, alika. Kain na tayo. Anak, kain na tayo. Kain na tayo. Upo ka dyan sa upuan mo. Alika na, anak. Kain na tayo. Ha? Huwag ka na mag-cellphone. Kaya apo, ha? Kaya apo, ha? Magiging mabait kang bata. Para kung ikaw man ang meron ng pamilya, maging mabuti ka ding magulang. Opo, lagi po akong susunod. Napakabait talaga ng mother-in-law ko. Mabuti na lang, isa lang ang pinaniniwalaan nating mga magulang at saka ng ating mga lolo at lola. At dahil doon, ang anak natin, malinaw sa kanya kung ano ang tama at ang values ay naisa sa buhay niya at may i-apply niya rin pagka nagkapamilya na siya. Okay. Ayan. So, konting... Para po sa ano, para mas maintindihan pa po natin, makita po natin mga kapatid ay yung scene natin kanina is before medyo magulo sila. Makita po natin na yung values ay hindi na na-implement sa family. At the same time, nagkakagulo when it comes to discipline. Yung lola, iba yung way niya, yung magulang iba din yung way niya. When they attended the seminar, nakita niyo po si Pastor Orbe nandoon kanina nakaputi din. So talagang sila po ay natutunan at na-apply po nila sa kanila pong family. Yun lang po, and happy Sabbath. Ayun! Nakita nyo po kanina, nakialam si Pastor. Anong nangyari sa Lola? Kasi di ba dun sa first part, si Lola ay siya yung nagpupush sa apo na okay lang yan. Apo, maliit pa naman niya, no? Kaya gusto niya na change after. Hinanap niya talaga. Anong nangyari dun sa Lola? So, nakita natin noon na nag-change yung lola, na pinagsabihan niya na yung apo niya, na magle-learn din siya dapat ng tamang values kasi magkakaroon din siya ng family. Very nice. At saka may ano pala, may counterpart pala si Pastor Orbe dito. Kayang-kaya. Okay, let's move forward. Let's now give time to Family L. I. Let's go, go. Okay. Hello. Isa
Hello. 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 Naku! Alas 6 na pala, kinakailangan makauwi na ako. Nakaluto na kaya sa bahay? O ano naman kaya mga nangyayari doon? Ano ba? Ako'y pagod na gumawa na ano exam. Ano nga maging nagagawa rito? Final reports. Aba! Anong nangyari din sa mga... Ayan, pagod na pagod pa naman ako! Yung mga bata yan, kanina-kanina pa yung iaingay. Tigil, tigil. Pinapatigil ko na itong batang ito. Nay, nakita mo ba yung damit ko yung... Kanina pa, sa iyo, anuhin mo to. Tinatahin ano natin dito, hindi ko maintindihan. Hindi ko rin makita eh. Hindi ko rin makita. Ito nga ating gawin mo to, hindi ko maintindihan ito eh. Ano tinatanong mo, Berte? Hindi ko rin makita. Hoy, kanina pa kayo yung mga bata. Gagawin namin sa mga anak, alam nyo ba, ako'y napaka-busy sa school, gawaan kami ng final reports ngayon. Sa akin pa ba naman ninyo iaasampan na naman? Pagkalaki-laki na ng braso mo, ikaw, Dina. Anong tinatanong mo? Dina po naman itong bag mo, nakakalat pa dito. Dina nyo nga, hindi nyo man lang makuha ang bag ko. Pagkabigat bigat, ako'y gagawa pa ng aking... Ngalay din, inay, oh, kami pa naman. Hindi ka pa rin nakabihis kayong dalawa. Ano ba naman, inay? Ang mga apo mo ay nakapagkatitigis abay, ng ulo. Abay, mga batang yan, wala kang turo dyan sa mga batang yan. Hindi ba nakikinig sa akin yan eh? Ay, nako. Oh, ito pang mga ito. Ikaw, S. Joe. Felix. Ano ba naman, Rhea? Ano ba naman ang inyong mga... Ang dami-dami ko pa naman. Nako. Ewan, hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyo. Ba naman itong inyong aman, ito ay talagang gabi na wala pa rin dito sa bahay. Ano ba naman? Bahala na nga kayo diyan. Ah, talaga naman ako'y pagod na pagod. Hindi pa kayo nagluto? Oh. Si Kuya S. Joe, hindi kasi nagluto si Kuya S. Joe. Kanina pa yan oh, cellphone niya ng cellphone. Ah, siya, sige, sige. Teka muna. Kuya Felix, kanina pa yung tulog ng tulog. Sandali. Oy, Elvira, hindi na kayo magkaintindihan diyan. Kanina-kanina pa kayo nag-aaway eh. Inay, inay. Ang tanda-tanda mo na yung mga anak mo, mga auntie mo, mga tamad. Inay, pakinggan niyo ako. Sandali lang, inay, hamak. Inay ngayon lang, inay, please. Aalis ako sa bahay na ito? Oo nga. Inay, makinig ka naman sa akin. Huwag ka magtatampo. Yan, tinan niyo ang lolo niyo at lolo't lola ninyo. Ilipat ako sa kabila ko nga. Diyan ka na kayo. Yan na yung na-retire na yan. Retire na yan, ha? Oo, oh, alis na sila, lolo. Talagang hindi pa rin kayo nagbago. Talaga naman. Ano ba naman, mga anak? Kayo nga umupo din sa tabi. Umupo kayo dito. Dito ka. Rhea, ikaw ang pinakapanganay. Makinig kayo mga anak, makinig. Kanina, nung nasa church tayo, hanggang last na yung announcement, di ba? Napakinggan nyo ba? Na merong gagawing retreat, tayo yung sasama lahat. May swimming pool doon, anak. Ay, ibig sabihin, may lango yan daw. Oo. Total naman ako'y bagong sweldo at yung inyong daddy ay nagsweldo din kahit papano. Ay lahat kayo ay, tayo naman ay subsidized ng church. Lahat tayo sasama at para naman ang inyong mga ugali ay alam kong mabaguhin ng Panginoon. May mga games ba doon, inay? Oo, anak, maraming games doon. Okay. At
may pagkain doon at maganda ang tulugan, ngayon ang gagawin ko. Sasama tayo lahat. Mayroon din. At ipangako nyo sa akin, sa mami ha, ipangako nyo kay inay, na ang inyong mga ugali, gusto kong mabago at tayo ay magkaroon ng magandang pamilya. Ang samahan natin, ang ating mga relasyon, kinakailangan na mahubog tayo sa Panginoon. Hindi, ayokong manatiling ganito ang buhay natin, mga anak. Napakapangit tingnan. Maaari ko bang kayo ay ano, maasahan? Sige na, tayo a-attend doon. Susunod na kami. Oo. O, sasama kayo, kami. Ha, ikaw, ha? Sama kami. O, siya, sige. Magbabayad na ako. Bukas na bukas, magbabayad ako. Sige. Patapos. Pass pa lang yun. Pass yun. Nasaan na yung lolo at lola? Lolo, lola, balik na kayo. Next scenario. Uy, ang saya pala noong umaten sa retreat, no? Nakaka-inspire talaga. Alin ang nakaka-inspire? Yung reward? Hindi yung reward, yung dapat sumunod talaga sa mga magulang. O, ligpit mo na yung iyong mga damit na ano mo na, naayos nyo na. Yung inyong mga pinagkainan, naligpit na ba? Okay. Uy, ang saya siya talaga. Nag-enjoy ba kayo doon? Hello, mga anak! Ang linis ang bahay. Uy, ang inay na, andyan na! Nay! Pagpalain kayo ng Panginoon. Nay, mabigat ata yan. Kuya Esjo, kuhanin mo na yung bag ng inay. Kuya Esjo, ang bag ng inay, kuhanin mo. Ang mabait ang anak mo, galing kayong seminar. Aba. Kumusta, Nay? Aba, ka. Inay, ang pagkasarap naman ng pagkain. Sino ho nagluto? Aba, hindi ako. Ang iyong paborito. Aba, ay talaga naman, inay. Anak, anak mo, hindi ka nagbabago. Salamat. Tay, bless po. Nako, mga anak, alam nyo, dahil sa ako'y pinasaya nyo talaga ako. At napakasaya ng ating pagsasamahan pag kayo ganito. At alam nyo ba, nakausap po ang daddy nyo, tayo mamamasyal sa isang buwan sa Thailand! Yay! Oo! At dahil napakaganda ang samahan natin, pag kayo'y lalong ganyan, ay talaga namang pag nakuha ko ang bonus ko sa isang taon, hindi lang sa Thailand tayo mamamasyal. Woo! Saan tayo pumunta? Maraming salamat mga anak, ha? At alam nyo ba, alam ko na ang Panginoon ang tumulong sa atin, yes, upang ang ating pamilya ay ang sentro ng ating buhay, ay ang pagmamahal ng Panginoon. Maraming salamat, okay, sa inyong mga, yes, anak. Inay. Okay. Nakita natin yung pagkakaiba, no? So may dalawa na lang tayo na presentations. Sabi ng ating coordinator, ilimit daw natin sa 3 minutes kasi nagtatawag na daw ang cafeteria. Pero hindi natin imimiss yung dalawa pa. So, Pamilyang L! Okay! Pamilyang L! Yay! Let's go! Let's go! Sige,
ang amin pong presentation ay letter L, Lens to Reconciliation. Ito po ay sitwasyon sa isang bahay, isang pamilya, na kung saan ay makikita natin ang kanilang kalagayan ng nabubuhay ng nagsasama ng walang Panginoon. Amoy pawis, bantot naman. Ay, it hurt. Ito. Bill sa kuryente, bill sa tubig. Teka lang. Bill sa internet. Pahingin pera. Pambayad, kasi June na ito, June. At saka wala na tayong bigas, wala na tayong groceries. Kailangan na itong mga bagay na ito. Kung hindi, ay nako, hindi ko alam. Mahal, ang dami nito. Pasensya at kararating ko lang galing sa trabaho, ay ito na agad binungad mo sa akin. Eh, alam mo naman... So wala. Wala kang ibibigay. Sa katapusan pa yung sahod ko. Eh, pera lang naman. Utangin mo na muna. Utangin ko naman. Sa katapusan pa yung sahod ko. Kaya pasensya na. Hindi pa ako nakabali sa amo ko. Na, papasok na ako. Kinabo. Pasensya. At sorry na. Si Mrs. ay pumasok na sa kanyang trabaho. Hello. Yes, good morning. This is XYZ Converge. Hello. Yes, may I help you? Okay. Yes, ma'am. Yes po. Okay po. Sige. Ping. Hi, Lods. Hi. Ang ganda mo today. Oh, thank you. Alam mo bang crush kita? Talaga? Ay! Kinikilig naman ako. And I bought you something. A purple guest bag from Paris. Wow, favorite color ko. You're so kind, Norman, to me. I do appreciate this. Very nice guest bag. And you know what? Yes? I have credit cards here. Union Bank. BDO. Yes? And BPI. Wow, ang dami! Ano yung gagawin? You can use all of these. Ang mga sol-sol. Will I? Mga marisol. Tanggapin mo na! Tanggapin ko na? Kailan mo lumabas? Okay, ilan to? Dalawa. Okay. Thank you. You're so at si Missy, sa pagiging materialistic niya at sa marami niyang pangangailangan, ay nahulog ang loob sa kanyang katrabahong member ng LGBTQ. Okay. Kaya pag-uwi ni Mrs. sa kanilang bahay, hello, saan galing yan, Mal? Ba't ang dami? Ano yan? Marami ka? Bagong sweldo ka? Saan galing? Secret. Ay, mamaya pa lang, Mal. Madaling araw. Papaalam ako. Tinawagan ako ng amo ko. Magdadrive na naman ako. Pagod na naman ako. Kaya sana maintindihan mo. Pero hindi pa ako magkakasweldo sa katapusan pa. So, ibig sabihin, wala pa tayong pambayad dyan sa mga kailangan na yan. Ay, sabihin mo muna. Ay, utangin. Mangutang ka muna. Pasensya na. Gawan mo ng paraan. Mangutang ka muna kasi hindi ko talaga kaya. Ayoko mangutang. Gawin, maghihintay ako sa katapusan. Ayoko na mangutang. Hindi ba ikaw nangako na lahat ng pangangailangan ng pamilya ibibigay mo? Ito lang, pambayad lang ng kuryente, pambayad ng bigas, wala. Ay nako, wag ka nang magpaliwanag. Hindi ko na kailangan yan. Aalis na ako. At sila ay nagsamang dalawa at naging masaya si Mrs. Uy, hala. Si Pangulo,
lumayo sa kanila. Parang mali yata yung ginawa natin. Pinuyo natin kay, ano, tama ba yun? Oy, parang mali nga. Kaya ano bang gagawin natin? Naku. May lakad ako mamaya. Sama kayo, ha? May sama kayo. Saan kayo pupunta? May pupuntahan ako, basta sumama kayo. Ay, isama natin si Ma'am Ludes. Isama sige. Natin siya para maano naman. Hello, sisters. Hi, ma'am. Kamusta? Ma'am, kami po ay may lakad. Sama ma'am. Ka sa amin. Oh, saan yan? Oh, sige. Basta po, pwede. Basta sumama kayo sa amin. Okay, okay. Saan tayo pupunta? At hindi nila nalalaman. At sa kanilang bahay naman, si Mister ay talaga namang masamang-masama ang loob sa pag-iwan ng misis niya sa kanya. Amo, ay butit nandito po kayo, kaibigan. Butit nandito, dinalaw niyo ako. Nagtataka ako bakit iniwan ako ng asawa ko. Ay ginawa ko naman lahat-lahat na makakaya ko para mapasaya siya, ay hindi pa rin siya masaya. Bakit ano bang ginagawa mo? Nagtatrabaho para sa pamilya namin. Oh, bakit nagkaisip pa siya na sumama sa iba? Eh, hindi niyo po kasi ako pinapabali. Alam mo, Marvin, dapat pagdating ni Mrs., nakaligo ka na, di ba sabi sa... Dapat nakaligo ka na. Magpapainit ka ng tubig. Kasi bagong... sa trabaho, sa nagda-drive, maghapon nag-drive, mag-init ng tubig para hindi mapasma, para pagdating ni Mrs., mabango ka. Isa lang advice ko sa'yo, bro. What would Jesus do? Di ba? Kailangan mo balikan yung asawa mo. Kailangan mo siya, pakiusapan. At, pagkabalikan na kayo. Salamat, mga kapatid. Aking gagawin yung inyong mga payo. Gawan mo ng paraan, maghanap ka ng pera para may pambayad ka sa utang ng pambayad ng kuryente. Sipagan mo ng pagdadrive. Oh, wow. Para sa akin naman po, ay kahit ako naman ay masamang tao, kung yung asawa ko ay tapat sa akin, tapat talaga yun. At hindi lingid sa kaalaman ni Ma'am Lods at ng mga ibang kaibigan, sila ay napapunta sa Bible study. Mga kapatid, ating basahin sa banal na aklat na sinasabi sa Unang Juan 1:9. Kapatid, iyong buksan ang iyong Bible sa phone. Sabi sa 1 John 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Tayo ay manalangin. Thank you at ako'y uuwi na sa aking bahay. Bye-bye, Ma'am Lou. Oh, sige ha. Salamat sa inyo. Good luck, good luck. Okay, thank you. Salamat. Dumating ka uli. Buti naisip mong bumalik. Alam mo kasi... Promise ko sa'yo, maliligo na ako 3 beses isang araw. Promise ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo lahat, wala akong ititira sa sarili ko. Huwag ka lang lalaya sa bahay. Ah, hello, may bisita tayo. Meron pa pala. Po. Doon ka sa kabila. So, mga anak, mayroon akong i-share sa inyo na isang magandang advice mula sa banal na kasulatan. Ito ay matatagpuan sa Colossians 3,
verse 13. At ito ang sinasabi, makinig kayo ng mabuti. Pagtiisa ninyo ang isa't isa. At kung ang sinuman ay may reklamo laban sa kaninuman, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Salamat po sa mga pakagandang payo. God bless ko. Asawa ko, sorry. Na-realize ko na hindi pala kailangan yung mga bagay na, you know, material. Basta dapat ako ay maligaya sa pag-ibig na ibinibigay. Pinapatawad na kita. Hindi ka man humingi ng tawad, pinapatawad na kita, naunawaan kita kung bakit mo nagawa yon. Nasa akin yung pagkukulang. Pero salamat sa Panginoon, bumalik ka at tayo ay magsasama habang buhay. Sorry na. At sa pagkakataong iyon, sila ay tunay na nagbagong buhay. At mula noon, kasama ng mga ilang kaibigan ay umaattend na sila ng Bible study. Mga anak, nawa, maalaala ninyo ang sabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, so talagang ang time natin is very short, no? We'd like the singles to hold their peace. Bukas, bago tayo mag-commitment, kayo ang mag-introduction. How you will learn to share Jesus. So anong first natin? F? Fears and obeys God. A? Advocate healthy living. M? Models our values. Ano ba? A? I? Inspires relationship. L? Lends to reconciliation. And tomorrow, yearns to share Jesus. So, may the Lord bless us. Sana po, hindi lang po tayo contented sa pagdadrama, no? The drama that turns into real life action is the most beautiful gift we can give God, so that His name will be glorified in our lives and in our families. Shall we all stand up for a word of prayer so we can grab our dinner? Let us bow our heads. Our dear Father in heaven, you have been so gracious to us. Your goodness floweth over, and we are very thankful that as blessed people of yours, you've found time to gather all families so we can be reminded to live lives according to your purpose. We pray especially that the lessons we learned here will not be just lessons, but will be turning us into living examples so we can bless the world as we answer, we will go and evangelize others through the lives that we live, through the words that we speak, to the actions that we do, and best of all, dear Lord, we would lead them all to you. For all these things we ask of thee, as you will bless each one and each family too, that we will all be in heaven when you come to take us all home. This we pray in the loving name of Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay mag-proceed na po sa ating dining hall sa bandang kaliwa po. At pagkatapos po ng ating dinner ay meron po tayong fellowship games na hinanda po ng ating mga kabataan.